Sa husay at galing ng mga manlalarong ito ng De La Salle University, isang tao ang patuloy na humahasa at nagpapagaling sa kanila. Ang veterano sa football at kilala sa buong Pilipinas, si Coach Hans Smith. Kung sa dating at dating lang ang pag-uusapan, aba, siya na ang Mr. Suave ng Philippine football. Lipat, lipat, lipat! Don't crowd! Make use of the space! After the pass! Don't be lazy! Ganyan ang tatak Hans at yan din ang kanyang winning formula. Ilang bola na sprint na lang sa side. When the coach is boring, I get bored. If I say a certain time, it has to be that time. I teach them also about proper dieting, time management. I want to give them a chance in life. Not just from football, because of football, I said, you know, I'm very strict when it comes to academics. Para sa kanyang mga atleta sa men's and women's football team, kahit pa istrikto si coach at minsan halos sumuko na sila sa training, alam nila para ito sa mas ikahuhusay nila sa laro. Mahirap ba ang training ni Coach Hans? Challenging. He doesn't want us to hold back. Gusto po niya na every training may natututunan po kaming bago. Hindi po yung magpapakita lang sa training just for the sake of showing up. Wala siyang pake kung babae ka or kung lalaki ka. Kung nagkamali ka, sisigawan ka talaga niya. And he treats everyone equally. He treats everyone as players, not as girls. 21 years old si Coach Hans nang magsimulang magturo ng football sa De La Salle. Puno ang schedule ni Coach Hans, kaluwat ka ng training sa umaga at hapon. At sa loob ng 38 years, sa football na umiikot ang kanyang buhay. Sa halos apat na dekada na pagtuturo ni Coach Hans at hindi mabilang na tagumpay ng kanyang mga koponan, ang pagiging ganap na Pinoy ang hirap siyang ipanalo. Indonesian si Coach Hans at walang dugong Pinoy. Pero piniling manirahan at bumuo ng pamilya dito sa Pilipinas. Nung binata ako, gusto ko na maging dual citizen. Ayaw ng tatay ko. Hindi naman bumabalik sa Indonesia. Wala akong rason para bumalik doon. Natuto ako mag-Tagalog sa kalye. Kaya ang tawag sa akin ng pamilya ko, Kanto Boy ako noon. Buhay Pinoy na ako. Mas consider ko sarili ko, mas Pinoy pa ako sa ibang Pinoy. Dalawang beses sinubukan ni Coach Hans na maging Filipino citizen. Pero dalawang beses din siyang umuwing bigo. Parang football player lang na hindi makagol dahil masyadong malupit ang goalie. Pero hindi pa rin siya sumuko. At sa ikatlong beses, goal! Trick! Parang may LBM ka na nakaraos ka, boom! Ayos na, magang na yung katawan mo. Di ba? Ganun lang yun eh. I feel full-pledged Pinoy. Anywhere I go, it's official, whatever, I feel at home. Itong nakaraang taon, nag-pledge na si Coach Hans ng Oath of Allegiance sa Pilipinas. At ngayon, ay ganap ng citizen. Migs Bustos, ABS-CBN News.